Ayan mga kalapatids, magandang araw po sa inyong lahat. So andito tayo sa Old Bird Team Flyers Loft natin mga kalapatids. And ayan nga po yung ating mga old bird kumakain. Naglagay tayo ng ilaw dito mga kalapatids like last month or a month and a half ago. Dahil nung nag-umpisa ang maagang dumilim mga kalapatids, alas 4:30, alas 5 is dumidilim na kaagad dito sa amin. Hindi natin napapatoka yung ating mga alaga ng maayos dahil nga kulang sa liwanag. Pero yun nga mga kalapatids, nagawa natin ng paraan. So yan yung ilaw, LED lights, and only on or sinisindihan ko lang mga kalapatids tuwing kakain tong mga alaga natin. Pasintabi po ulit sa mga droppings mga kalapatids ha. So ayan yung mga droppings eh, makapal yan. Madaming droppings yung ating mga alaga dito. Pero ang kagandahan mga kalapatids, ayan. Tuyo. Tuyo yung droppings natin mga kalapatids. Ayan, may alikabok pa. Pwede nating hawakan. Pero lilinisin natin to soon mga kalapatids dahil January na. And middle of February or beginning of February, yan na yung start ng ating pag papaloply, balik condition for flying. Kumbaga mga kalapatids, kahit na may mga kalaban tayo sa himpapawid na maaaring mandakma sa kanila and maaaring kainin sila, but that's the life of a pigeon fancier mga kalapatids, especially if you do raise your pigeons, like you join a club to do races. Laging meron yan sa panahon mga kalapatids na talagang mangyayari sa atin yon. But ayan yung mga ating mga alaga mga kalapatids, kung mapapansin nyo naman kahit na napakarami ng ating loft, maganda pa rin yung mga itsura nila. So pakita ko sa inyo mga kalapatids, ayan yung mga snow and kung mapapansin nyo, basa dito sa labas. And medyo madilim na kasi kaya hindi masyadong halata. Pero ayan yung snow. Mag-snow ngayong araw, bukas, or the next day, mag-melt. Tulad niya mga kalapatids, Lunes, nag-snow dito. And then, today is Wednesday. Kahapon, nag-melt ng konti. And then, ngayong araw, nag-melt ulit. Pero medyo malamig kaya hindi siya fully melted. Blue sky kami almost the whole day or all day mga kalapatids ngayong araw, pero medyo malamig nga ng konti kaya hindi siya yung melting yung mga snow mga kalapatids, mga yellow. Pero ayan yung lugar natin ngayon mga kalapatids, ay napakaganda nga ng sky ng gabi. And then ayun yung breeder's loft natin. Meron ding tayong ilaw doon. Ayan yung mga manok natin ngayon. May ilaw tayo dyan. Doon yung mga hen ko. Mga kalapatids, may ilaw tayo doon. Hindi pa rin tayo naglalagay ng mga hen doon sa breeder's loft natin mga kalapatids, kung saan yung mga cockbird. Dahil I think I'm gonna just do it towards the end of this month mga kalapatids. Dahil hindi pa nga natin naumpisahan yung loft na dapat bubuuin natin dito. Kagandahan lang mga kalapatids is kung hindi natin maagang mabubuo to because of the winter, dahil sa panahon mga kalapatids kaya hindi tayo makabuo-buo, malambot pa yung lupa. Meron tayo na itong 8x5 or 8x6 loft mga kalapatids, which is right around 30 to 40 birds na pwede nating ilagay. Overcrowded yon, pero at least ano lang siya, pansamantala lang na paglalagyan natin ng mga young bird until we built or we finish building the young bird loft mga kalapatid, which is dito nga po ilalagay. So there's that. And then balik tayo dito sa mga old bird team natin mga kalapatids. Ayan, makikita nyo naman siguro mga kalapatids ang mga itsura nila. Paulit-ulit kong sinasabi, it doesn't affect me and the birds. Well, it affects me on health a little bit if I like stay and live in here because I'm not the same as pigeons. But dito mga kalapatids, yung mga droppings nila, wala siyang amoy. Hindi siya, ayun, makita nyo may ventilation dun sa baba ron.
And then to ventilation. And then dito sa likod nito, may ventilation dyan sa taas. So lahat to mga kalapatids, yung mga bad odor from droppings is nakakalabas right away. As soon as na yung droppings is lumabas sa kanila, and then sumingaw yung amoy, mabilis lang nalalabas. Hindi siya may ipon dito sa loob ng loft. Kaya yung mga ibon natin, yung mga kalapati natin, is malalakas pa rin sila, healthy pa rin sila. Wala tayong nagiging problema sa kanila mga kalapatids. Ayan ang mapapansin nyo po. Masisigla pa rin silang kumain, masisigla pa rin silang gumalaw, lumipad, pabalik-balik. And dun, excuse me, may nagbabarakuhan na dun. Ano pa ba? Let's see. Ayan mga kalapatids, 2021 hen ko. Ang daming karerang niliparan niya mga kalapatids. I'm not sure kung meron siyang naipanalong karera. Pero every single races na or season since 2021, isinabak natin yan mga kalapatids, ikinarera natin yan. And then this coming season, 2024, Old Bird Race, she's gonna be flying again. She's gonna compete again. There's that blue bar pie, the white flight. And then meron akong blue check na 2021 din. Nasaan ba yung blue check na yan? I don't know where she is. Ano pa ba? Yung blue bar na nandun sa dulo ron mga kalapatids, pide, ayan, yun, lumipad na yan. Yung blue bar pide na yan, anak yan ng hen ni nanay niyan mga kalapatids, is first sa A race, 350 mile. What? So yan mga kalapatids, so tinawag tayo ng misis dahil nahanap tayo ni Bunso. Hindi ko alam kung saan naputol yung video natin mga kalapatids, pero ayan, sikasawin ko lang si Bunso para makapaghanda ng hapunan si misis mga kalapatids. And then ito yung ating mga alaga, andun yung ibon, yung young bird natin na maliit, first young bird natin. Sayang nga yung kapatid na namatay dahil sa ginawa natin hindi maganda mga kalapatids. Imbis na nakatulong is nakasama pa pala sa mga young bird na yun mga kalapatids. Pero yun nga po, hanggang dito na lang po muna tong update na to mga kalapatids. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sound suporta. Shoutout po ulit sa inyong lahat mga kalapatids. At shoutout Team Yahoo. Ayan yung ating mga alaga mga kalapatids.